So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. So, i-double click ko. So, ito yun. Pwede nyo palitan yung ano niya. Logo. So, kung bago nyo palang gamitin yung system na to, ito siya lalabas. Pero pag once na na-enter nyo na yung pangalan ng inyong barangay, so, hindi na siya dadaan dito. Automatic dun na papunta sa login. So, ilagay ko yung aming barangay, si Barangay Antipolo. So, click ko lang continue. Tapos, ito, admin. Ang password is admin. Yung user, password is user. Ang pagkaiba nito, yung user, view lang siya, hindi siya pwedeng mag-delete ng entries. Whereas, ang admin, meron siyang full access. So, again, itong system na to, murang halaga lang, developer version. So, pwede nyong i-modify. PM nyo lang sa akin. So, password is admin, then login. So, ito siya. Ito yung sample. Ito, ano lang to, hindi ko lang nabura, pero pag once na interesado kayo, automatic meron na kayong full access. So ito yung total population, lalaki, babae, at ito ang registered voters. So una, para lalabas itong barangay nyo na tama, punta kayo dito sa settings, tapos punta kayo sa barangay profile, papalitan niyo dito. Ito yung official name, barangay name, then Barangay Antipolo, then ito, municipality, province, country. Ito siya, automatic na siya. Kung ano yung ilalagay nyo sa barangay, municipality, at saka sa province, automatic magano nito, kung cardinate dito. At saka, yung inyong logo. Kung ano yung pipiliing logo, automatic papalitan niya to. Ito siya. So, kung ano rin yung info dito, yan din yung lalabas doon sa report. So, kung gusto nyo palitan yung katulad dito, nakita nyo ito, barangay officials, punta rin kayo dito. Ito, official list. Ito sila. Ito. So, be sure na yung ano, itong barangay captain, nakalagay siya sa rank number 1, then first counselor, rank 2, and so on. So, ito yung hierarchy niya, rank number 1. So, halimbawa, matapos na yung term ng current administration, pwede nyo nang lagyan ito ng inactive para maging dito, maging bakante siya. Kung let's see, may panibagong set of officials, punta lang kayo dito sa officials, din new officials. So, ilalagay nyo yung panibagong set of barangay officials. So, ito lang. So, it's a straightforward. Ito. Ito is, kuha lang ito, option. So, ilagay nyo yung mga document ng mga barangay officials. Then, double click nyo lang, pwede nyong i-attach yung mga dokumento na necessary para dito sa mga officials. Lahat yan ay optional lang. So ngayon, nasa zero population tayo. Mag-start tayo dito sa residents. So, wala pa dito makikita nyo. Pero pag once i-click natin to, so lalabas yan. So i-type natin, either, yan, pangalan ko, then middle name, then male, pwede kahit FMM lang, then status, married, then dito, lagay nyo lang, so purok. So, pansin nyo dito, wala pa siyang option, ito sa purok. So, ngayon, pupunta ka dito sa purok, then type nyo lang, purok, ono. So, ito siya, optional lang ito, let's say, commonsy, kung may mga description, commonsy.
It is only optional ito siya. So, save. Then, pwede ka nang add new. Then, type ko naman Purok DOS. Then, save. So, ngayon, pag i-close ko to, meron na tayong option Purok 1, Purok 2. So, actually, Purok 1. Then, status permanent. Here, tapos birthday. So, una, i-type nyo yung pizza ng inyong panganak. So, 19, 12, 10, 1, 9, 7, 6. Medyo bata-bata ko. Automatic. Kung ano ilagay nyo na birth date, automatic siya mag-generate ng yung edad at saka 1. Dito, type ko lang marihatag. So, height. Lagay ko lang ng 5'4". Then, 62. Then, religion. So, si Christian. Then, here, registered. Then, pwede mo si PN. Example lang to. Then, ngayon, dito sa picture, siya, dito. Then, so, hubad ako. Ito na lang kasi baka wala tayo. So, ito na. Logo lang nilagay ko. Then, dito, pwede natin itong i-save. Yan. Pag-close natin. So, ngayon, lahat ng andito, pag once i-type, automatic siya, lalabas. Click niyo dito, then lalabas siya. So, ito yun. Ang, ano, nakalista ng mga residente. Pupunta ka rito sa dashboard, makikita mo na meron population isa, registered voters, then mail. Ayun. Then, double click natin kung gusto nyo i-edit or punta kayo sa mga barangay clearance. Let's say gusto nyo issue ng barangay clearance for this specific resident. Double click nyo lang. Tapos, diretso na kayo dito. Barangay clearance or certificate or pwede mo rin attachments. Same sa barangay official. Dito rin. Punta ka dito. Then, let's say, manage barangay clearance. So, barangay clearance, lagyan nyo lang dito date issue. Let's say, ngayon. Then, OR number. Say, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, OR date. Let's say, the same date. Yan, ito lang. So, i-save natin. Ngayon, pag basta nakahanda na to, hindi na kayo mag-type kasi i-click na itong view, automatic mag-generate na siya. Yan. Yan. Automatic. Nag-generate na siya. Kung ano man yung inyong barangay official, automatic siya mag-ano dito. So, ngayon, pwede nyong i- click sa PDF. So, automatic ang PDF pupunta doon sa desktop. Ito siya, hindi ito kasama sa PDF. Ito lang is a display view lang to para maka-generate tayo ng reports. So, ito siya. Ngayon. Ito rin kung gusto nyo ano, automatic. Kahit ito, kung ano man yung information dito, automatic. Hindi ka na magta-type. Ilagay nyo lang mga detalye dito, then view certification, automatic na siya, nag-ano, ito, available, automatic na siya. So, marami available dito. Ito, gusto nyo barangay clearance, residence, barangay certification, low put appointment, let's say, barangay clearance, automatic na yan. Kung gusto nyo residence clearance, automatic na yan. Then, dito, barangay certification, ito siya. Then, dito rin, lupon, appointment, ayan, automatic na, yan. So, ito, again, ito, galing dun sa settings, kung ano yung inilagay nyo, automatic, dito siya makalagay. Ito. Ito, documents, so, optional. Ito rin, blotter, kung mag-add kayo ng blotter, click nyo lang dito. So, automatic, ito yung makita nyo, ito yung sa reporting person, kung sino yung nag-report. Ito mga optional, depende na lang kung ano yung, kasi ito na blotter, standard form to, base sa PNP standard form, yung dati nila na ano,
So ito, nagkopya lang ako doon sa PNP form ka, kasi sa kanila, kumplito yung detalye nila doon regarding sa blatter is concerned. So ito yung suspect data, ito yung akusado kung saan ni-report, then ito yung biktima. So ito for children in conflict with law, ito yung sa mga bata. Then ito yung narrative of incident, type of incident, then automatic, kung ano yung lagay nyo dito sa reporting date, automatic siya dito. Then, place of incident, then yung narrative, ano yung buong detalye sa pangyayari. At ito yung incident record transaction receipt. So, ito yung standard. I-click nyo lang itong print view. Sa ngayon, wala kasi tayong entry, then lagyan lang natin ang for purposes concerned. Ilagay ko lang ang shift ko, ang control shift underscore, ay control shift colon, ito yung lalabas siya. Ngayon, yung let's say Dela Cruz, then Juan, then Del Sol. Then to si suspect si ano family name si Dumaslo. Di lang natin kasi suspect Juan pa rin. Then middle name lagyan natin ng Dave. So ito yung example na data. Then yung victim i-name lang, lagyan lang natin for the purposes. Guardian, ito pag sa mga bata. Then, narrative. So, the quick brown fox jump over the busy dogs near in the river bank. So, example lang to siya para meron tayo ano. So, si the now. So, ito yung ano. Type of accident, snubbing incident. So, snubbing. So, ito na siya. So, ngayon, dito sa incident, automatic siya nag-generate dito. Ito siya. Automatic nag-fill. So, ngayon, ilagay natin kung sino yung position in charge. Let's say, si SPO 10 Ray Kamayo. Yun. Yun yung aking ranggo. So, view. So, ito siya. Either to print or just send a PDF. Pwede niyong i-forward dun sa any police for endorsement o depende kung ano yung patakaran ninyo. So, ito yung naka-blatter. Ngayon, dito naman tayo sa cases. Dito. Cases, ito, yung may mga cases na mostly ginagawa ng mga lupon. So, ito yung mga case number. So, lagyan nyo ng summon. So, lagyan nyo ng kung sino man yung taong involved. So, isyuhan nyo ng summon. Then, yung attach. Let's say, may mga yung complaint or cases status. So, ito yung ilagay nyo. So, dito ilagay yung status, subject person, summon of the body, of the letter, kung ano yung case doon. Then, lagyan mo is ongoing, either pending. So, lagay natin case number, say, 21-10-001. Then, case for, say, RIP. Then, subject person, Juan de la Cruz, then to kung ano any details dito. So ilagay natin is ongoing, ito nakalagay ongoing, pending, on court, dispatch or close. So let's say ilagay natin the ano, date of issue, say today, date of appearance, say 31. So, time. So, depende na sa atin. Ang pinindot ngayon is shift
control colon para labas ang time. Then note sample only. Then document copy to PNP. Municipal police office. So subject for query or any, then save natin. Ngayon, itong tao na to, pwede mong i-click to, automatic pagbibigay siya ng summon. Yan. So, ito kay barangay captain, pipirmahan nyo. So, ito siya. So, hindi nyo na, ano, kailangan pang retype again. So, ito yung mga detalye na i-ano dito sa settings, lalabas automatic dito. So, ngayon, ito yung ipapasa nyo. So, ito siya, documents for further attachment. So, ito siya. Ngayon, dito naman tayo sa resolutions. Itong resolutions, ito yung sa mga barangay resolutions. Let's say, resolution number 2, amounting 250,000 for the construction of, ano, then, ang author, then forwarded to Congressman Momo, Congressman Pichay, or any. So, ilagay nyo yung mga summary. So, para makikita nyo yung mga status or mga resolution na ginagawa nyo para ma-review nyo. So, for the next session, makikita nyo kagad kung ano yung the last bali na. Kasi dito session date, kung kailan ginawa yung session, sino yung author, at saka yung detalye ng resolution. So, ito yung official list. So, ito yung reports. So, dito sa reports, lalo na ngayon na malapit ng election. So, madali makita inyo dito. Ito yung listahan ng mga putante sa purok, edad, at saka yung precinct number. So, matrack nyo yung kung ilan yung total list. Ito siya sa by, ano siya, by gender. Ito siya. So, ito yung barangay existing. Kung gusto nyo pang maramihan, dito nyo i-print one time. So, ito siya. Again, itong settings. Itong backup. Ito, magagamit nyo ito. Pag-click nyo itong backup, automatic siya. Kung saan nakalagay yung database nyo sa folder, doon naglalagay din yung backup. So, makita nyo dito, nagkaroon siya ng 10, 29, 21. So, ito yung backup. So, kung sakaling mabura ang ating, ano, pwede nating i-retrieve itong file kasi andito siya. So, i-export nyo lang, import rather, then automatic na siya magkaroon ng ma-restore yung inyong mga files. Pwede nyo itong i-modify then sa murang halaga, i-PM nyo lang sa akin. Thank you and God bless.